Hi everyone! It's me again, Piper, ang nag-iisang Queen of the Nights, and welcome to our episode number 4. So ngayong araw na to, today is December 31, at lahat ng tao ay busy sa kanilang mga bahay in preparation for the New Year's Eve mamayang gabi. December 31, 2020. Huling araw na ito ng taong ito, at bukas, sasalubungin naman natin ang panibagong taon. Tomorrow is January 1, 2021. So hindi lang natin sineselebrate ang New Year, kundi I am also going to celebrate my 37th birthday. So imagine, ilang oras na lang magta-37 years old na ako. But of course, I am very thankful with all the blessings na na-receive ko for the past years being here sa lupa, 'di ba? Wala naman akong activities talaga na nakaplanong gawin ngayon. Hinihintay ko na lang talagang maluto yung mga niluluto ng aming kapitbahay, because hindi rin kasi talaga ako nagpre-prepare ng handa for the New Year's Eve or even sa birthday ko. Actually, isang beses lang talaga akong nag-celebrate ng bonggang-bonggang birthday ko, and that was during my 30th birthday. Kumbaga, every 10 years akong nagse-celebrate talaga na pinaghahandaan ko. So meaning, on my 40th birthday, so saka pa siguro ako mag-celebrate ulit. So bale, by tradition naman at saka ginagawa ko naman talaga, pati kayo during your birthday is talagang nagpapasalamat tayo sa extension ng buhay na ibinigay sa atin ni Lord. So as you can see, ngayon pa lang ako magla-lunch, no? It's already like 3 o'clock in the afternoon here in the Philippines. Eto na yung aking breakfast at saka yung lunch. Kasi nga, I am preparing for the dinner. Kasi alam kong marami akong kakainin mamayang gabi. Si Auntie Loida, yung tita ni Bernard, kinatay na yung kanilang baboy. Kasi meron silang leksyon mamaya. So, meron po tayong guest sa ating vlog this afternoon. Say hi to them, Pat-Pat. Nakaamoy ata ng pagkain. Ang naisip ko lang ngayon, since it's December 31, syempre, naglinis ako ng kwarto, inayos ko yung mga gamit ko, especially yung ginagamit ko in working from home for nights of online marketers. And then later, naisip ko na bago tapusin ang taon, gusto ko na naka full tank yung gasolina ng aking sasakyan. So that's why after kong kumain, pupunta ako ng gasoline station para magpa-full tank. Pero bago ako pupunta ng gas station, gagawa muna ako ng ice kasi baka maraming bibili ng yelo starting tonight hanggang bukas, kasi meron tayong sineselebrate. So, kaya, see you later, no? Sasamahan nyo ako mamaya papuntang gas station para malaman natin kung magkano na ba yung pinakamurang presyo ng diesel para naman makapag-full tank tayo sa ating sasakyan para bonggang-bongga ang pagsalubong natin sa bagong taon. So, see you later, guys! Okay, so katatapos ko lang pong kumain ng aking breakfast and lunch. Kasama na rin po doon yung snacks. At bago tayo pupunta sa gasoline station para magpa-full tank kay Black Dragon, gagawa muna ako ng ice para naman hindi masayang yung kuryente na nakokonsume ng aming ref. Actually, naisipan ko lang naman talagang magbenta ng ice kasi yung laman ng freezer namin hindi naman ganun kadami.
hindi ganun kadami ang nakalagay na karne, na isda, pati yung mga uulamin namin. So para naman hindi masayang yung space, no? Yung bakanteng space doon sa aming freezer. So naisipan kong magbenta ng ice kasi hinahanap din naman yan dito sa aming community. And since wala kaming sariling linya dito ng tubig dito sa bahay namin ni Bernard, kaya yung kapatid niya sa umaga at saka sa hapon, kumukuha doon ng tubig sa community faucet, yung mga gripo na nakalagay sa barangay provided by the Davao City Water District. Kaya wala kaming binabayarang bill ng tubig dito sa aming bahay. Minsan, nakakaubos ako ng dalawang ganitong container bago ako nag-stop sa pag-create ng nung ice. Pero since meron tayong pupuntahan ngayon, uubusin ko lang tong isang galon na to and then we are good to go para magpagasolina tayo. Para at least man lang, bago matapos ang taon, meron akong regalo ulit para kay Dragon. So, guys, samahan niyo ako. Gagawa tayo ng yelo. Natapos na natin gawing ice or ice water muna for now. Yung isang galon ng tubig. This is actually 6 liters, no? So, sa 6 liters ng tubig, nakagawa ako ng 12 pieces o isang dosena ice water. Yan. So, ilalagay ko na siya sa aming freezer para at least magiging ice na siya in few hours from now. So, ayan. So, I'm done with the ice water. So, after ko siyang mailagay sa freezer, ayan, lalakad na tayo para magpagasolina. So, samahan nyo rin ako para makita natin yung dinadaanan ko every time na nagpapagasolina ako dito sa aming, dito malapit sa aming barangay. So, halika kayo. Sama kayo sa akin. So guys, andito na tayo ngayon sa loob ng sasakyan and I am getting ready na para pumunta ng gasoline station. Time check, it's already 4:25 in the afternoon. So bale, malapit lang naman yung gasoline station dito sa amin. In fact, sa kanto lang nitong barangay namin, no, on the other barangay lang, meron na kaagad gasoline station. Usually, sa Shell ako nagpapagas kasi pwede kong gamitin yung SM Advantage card kasi sayang din naman yung points na ma-earn ko while nagpapagasolina ako sa Shell. So, kaya samahan nyo ako kasi naisip ko rin talagang magpagasolina kasi nag-appear na yung empty icon, no? Empty na rin pala talaga yung aking gas tank. So hopefully, aabot tayo sa gasoline station bago maubos ang naiiwang gasolina dito. So, samahan niyo ako guys, papuntang gasoline station. Currently, andito tayo sa Shell, dito sa may crossing ng
Bago, no, in Talomo District. Medyo mahal yung isang litro ng diesel ngayon. 36.38 pesos. So, medyo mahal, no? Usually kasi nasa 30 to 33 pesos lang kasi yan by average. I don't know, maybe because it's holiday, maraming magpapa-full tank talaga. It's because sasalubungin yung bagong taon eh. So anyway, let's check later on kung magkano yung total bill na mababayaran ko sa pag-full tank ng sasakyan. So yung full tank ng sasakyan, a total of 67.628 liters lahat. Tapos nakita niyo yung bill, medyo malaki pero it's okay, nagagamit ko naman yung sasakyan, no. It's 2460.31. So 67 liters pala yung capacity ng aking sasakyan. Hinihintay ko na lang yung resibo for tax purposes. So ayan, tapos na tayong nagpagasolina, pero since nandito naman din ako sa Shell gasoline station, so naisipan ko na lang ding ipa-check yung hangin ng mga gulong ng sasakyan para may check na rin nila. So nagpa-assist ako kay Kuya kasi hindi naman ako marunong gumamit ng machine eh. So kaya nagpatulong ako sa kanya. 29 PSI, or at least, di ba, alam ko kung ano yung capacity ng hangin. Hindi kasi ako car enthusiast, pero at least alam ko kung ano yung PSI or ilan yung PSI ng sasakyan. Pero alam nyo ba, no, na para malaman ninyo yung PSI ng inyong sasakyan, actually, naka-indicate naman yan dito. So the moment you are going to open the door sa driver's seat, makikita natin yung PSI or yung capacity. I don't know kung anong ibig sabihin ng PSI eh. So, nakuha ko yung hack na yon sa isa sa mga gas boy din ng Shell. Kasi nung tinanong niya ako kung ilan daw, sabi ko hindi ko alam. Sabi ko, kasi akala ko basta lang pahanginan eh. Sabi niya, ay ma'am, nasa door yan ng driver's seat. So, when I open this, nakita ko nga doon yung PSI. I-check natin mamaya, no, kapag nakaikot na si Kuya. I-check natin, ipapakita ko kung saan siya banda nakikita. So if I am going to open this door, ayan, nandyan, o, dyan nakalagay yung PSI. So guys, ayan, tapos na yung pagpagas natin at pagpapacheck ng hangin sa mga gulong. So it's time to go back home and wait for New Year's Eve and celebrate the coming of 2021. So samahan nyo ako ulit ha, pagbalik ko sa bahay. We are now back home. So, ito po yung bahay namin ni Bernard. So, nakabalik na po tayo galing sa gasoline station. So, maraming salamat po sa mga sumabay sa aking biyahe papuntang gasoline station. Abangan nyo, by first week ng January, magha-house tour po tayo dito sa bahay namin. So, para naman, at least you have an idea kung ano ba yung nasa loob ng bahay namin at kung saan kami nagtratrabaho para ma-deliver namin yung services ng Knights of Online Marketers. So, advance Happy New Year to all of you. So, enjoy the New Year's Eve with your loved ones. You set your goals for 2021 and make sure na this time, lagyan na natin siya ng focus. Be determined, create a well-founded drive in order for you to achieve the dreams na meron po kayo sa inyong life. So once again, this is Piper
ang nag-iisang Queen of the Nights, signing off. See you on the next video.